Yo, shout out po kay Doc 7. Sample lang po muna. Dental Higa, Dental Clinic, panigurado quality. Kung may problema inyong hipin, dito lamang sa Dental Clinic, sigurado maaasahan sa papapupuda. Dito po pogit gaganda, mga halaga niyong dala. Sa madali sa sida, mga ngipin niyong nabubulong, magpaalaga na kay Doc Sai para iwas ang bulok. Garantisado ang gawa, hindi ka na magtataka. Daming artista nandito, kaya linat sumama ka. Pa! So yun guys, maghiwa tayo ng gums para mag-reflect yung bone structures kung saan dun sa part ng apex may defect. Ayan, so gumagamit tayo ng periosteal elevator. Ayan, so ini-measure natin yung laki ng ngipin. Tapos mag-drill tayo para ma-cut natin yung apex ng affected root. So ang ginagawa natin ngayon ay gingivectomy. Ayan. So sinisip-sip natin yung mga abscess. So, may mga fluids na lumalabas. At dinadry natin. Ginawa nating hole. And, tapos maglalagay na tayo ng pang bone deposition. Maglalagay tayo ng bone graft material. So, yung isang vial niyan nasa 4-5 na kaagad. So pero good for epicoectomy yan. So yan guys, tinatahinan natin yan para sealed at hindi dumabas yung bone graft. So tahiin natin siguro kahit mga 3 stitches. So ang ginawa ko pala dito sa ngipin niya ay nirot kanal ko at saka ginakit ko. Kaso talagang matapang yung infection. So after 6 months kailangan natin ikat yung apex. Inabot na 6 months kasi yung patient. Saka lang ulit siyang bumalik. And then, na-find out namin na hindi natin successful yung root canal. Kaya pinutol namin yung apex niya ngayon. Tinahin namin. So, dinaray na natin yung kanyang lips kasi kanina puro blood. So, ayan. Isang tahi pa. Para sure. Ayan. So, mukhang intact naman na. Okay, cut pa natin. Ang last suture natin. Ayan. Guys, ang ginawa natin is apicolectomy. Ito yung finish product na natahinan natin siya. Ayan. So kailangan bumalik after 7 days. Okay, thank you.